ating tunghayan na po naman si Congressman Roman Romulo, and we beg for her his indulgence sa ating pong pagpapahintay sa kanya. Siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Napaka-importante po nito sa pimpong budget para po sa ating edukasyon. All right, Congressman, maganda umaga po at mabuhay. Yes, magandang umaga, Sir Ted, Ma'am Chacha, at sa lahat ng nanonood, nakikinig po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. And thank you very much po sa inyo pong panahon. Congressman, ano po ang inyong masasabi dito po sa ngayon ay nagtuturuan ang DBM tsaka ang DepEd sa pagkawala po ng kaukulang budget na pangangailangan para po sa ating SPED? Ito nga pong special education programs para po sa mga bata na may kapansanan at special children. Ano pong inyong muna masasabi ho dito, Congressman? Well, una-una, Sir Ted, ano, alam niyo naman bilang mambabatas rin dati na ito naman po talaga yung proseso po. Ano? Pagdating ng beginning of the year, mayroong budget call, magsasubmit ang departamento sa DBM. Ang DBM ngayon, pag lahat po ng mga departamento, lahat ng ehensya, titingnan niya kung ano yung budget niya, at doon naman yun yung ilalabas niyang NEP at ipapasa sa Kongreso. Dito po, sa Kongreso naman, at taon-taon naman nangyayari po ito, ay nagkakaroon ng adjustments base po sa mga sa NEP na nasubmit. Katulad po last year, no, kung maalala po ninyo ng pandemya, wala pong there was a time po walang internet allowance na nakalagay sa ating budget. Mm-hmm. Pero pagdating po ng NEP sa Kongreso, nag-adjust po tayo dun sa Kongreso ng budgets, kumuha po tayo sa iba-ibang ahensya para magkaroon ng internet allowance. Ngayon po ito, siguro nagka-change of administration rin po, no, kaya yung budget call, iba naman po talaga yung DBM secretary noon sa ngayon. Kaya maaari po na lost in translation po yan, pero yan naman po yung kainaman po ng sistema natin. Ngayon na sa Kongreso po siya, nasa House at pagkatapos sa Senate, ay dito po nakita po natin kung ano yung mga kailangan po nating hanapan ng budget. At, I'm sure po, nakita ko rin naman ang statement ng Department of Education na willing naman po sila, no, to work with Congress, mm-hmm, para makahanap po tayo ng adjustments. At okay, mangyayari naman po yan. Okay. What is now the parliamentary status of the education budget in Congress? Yes, right now po, no, almost all departments and agencies nakapasa na po dun sa committee level. Mm-hmm. In fact, ngayon umaga, Sir Ted, ano, Ma'am Chacha, mag-uumpisa na po yung plenary debates. Dito na po, bali, itatawag na po for a second reading. At dito po, again po, no, same as committee, except ngayon, lahat ng members, theoretically, ay pwedeng magtanong at dito po magkakaroon ng tinatawag na amendments po. Meron amendments coming from the members. And of course, meron po yung mga institutional amendments po na yun talagang para sa kalahatan. Okay. So, do we expect the gentleman from Pasig to raise this issue? Dito po sa ano sa second reading sa plenaryo po para lang masiguro na meron pong budget po ang SPED, sir, for next year? Definitely po, definitely, ano, Sir Ted, ano, in fact, ano, hindi ko naman i-claim na ako po yung soul na crusader for this po, no. Mm-hmm. Talagang marami naman po talagang mambabatas ay ito na rin naman po yung kanilang tinitingnan, at dito po ay alam ko marami po ang talagang hihingi po na ma-augment, mabalik po yung budget na hinihingi ng Department of Education sa DBM para dun sa ating SPED students. Opo, pero Congressman, ngayon pa lang po, kasi kung babasahin mo yung press release po ng dalawang panig, no? Ang DBM, yes, ang DBM sinasabi, hindi, maaari nyo kunin niya sa MOOE ninyo, sa inyong Maintenance and Other Operating Expenses Fund. Opo, sabi, ano... Sa ngayon pa lang ho ba kayo po para ho sa inyo pong diskusyon dito po sa amendment dito po sa kanilang budget, saan niyo po, meron ba kayong ideya, saan maaaring hugutin ito pong mga sinasabi po na halos kalahating bilyong piso na pondo para po sa SPED program kaya, Congressman? Actually, Sir Ted, ano, sa akin, hindi lang naman kasi dahil chairperson po ko ng Committee on Basic Education po, ano, pero alam naman natin sa budget po ay pwedeng makuha yan kahit sa ibang ahensya. Mm-hmm. At although kaya rin makuha within the agency, alam natin na, Sir Ted, ano, yung ating education budget, hindi naman po nila nakuha yung full na gusto po nila. At alam natin, talaga naman napakarami pong pangangailangan ng Department of Education. Kaya una pong pinag-uusapan po namin ay makita po yung budgets po ng ibang ahensya, ibang departamento. Baka naman meron po doon na hindi naman po talaga nagagamit yung absorptive capacity, hindi pa naman talagang nabubuo. Mm-hmm. May kita naman po natin yan sa mga iba-ibang
reports, yung mga pag-report din po ng mga ahensya sa atin. Sa akin po, no, yung una kong titingnan talaga ay sana ma-augment natin yung budget ng DepEd. Simply because po, no, kung kukuha rin tayo within the DepEd budget, ay talagang alam naman natin na unang-una, sabi nga ng Constitution, highest priority must be given to the education sector. So, yun po yung una namin tinitingnan. Certain kung ano mismo, ano, no, marami tayong tinitingnan, siguro at the right time sa, mababanggitin po natin sa inyo. Pero sana po makuha namin sa ibang, wag within the budget of the DepEd para naman masigurado natin na maayos pa rin yung mga programa nila. Opo, pero hindi ba ano, hindi kaya hindrance yung pong regulasyon na kung ano yung proposed budget, yung laki nito, maari mong kalikutin yung alokasyon sa iba't ibang paggagastusan, pero hindi ka na kinakailangan magdagdag pa doon sa amount na iyon? Una-una po, no, alam naman natin yung total budget sa ilalim ng saligang batas o constitution, kung ano yung sinabmit po ng national government o ng DBM, under the constitution, di naman natin pwedeng palakihin yon. Ang pwede lang po natin gawin ay maghanap ng mga funds from the different agencies na sinabitin nila at maglilipat-lipat. Yun lang po ang talagang pwede natin magawa. Kaya nga po talagang certain, alam nyo rin na napakahirap din po dahil lahat naman ng ahensya po natin talagang di naman nila nakukuha yung budget na hinihingi nila. Kaya ang laging katanungan po dyan ay dapat tingnan natin yung absorptive capacity po muna. Tingnan po natin kung ano yung mga ahensya na humingi ng dati mga budget na hindi naman po nila naubos, hindi naman po nila, maaring hindi nila kasalanan, maaring merong mga problema ho sa iba-ibang procurement or bidding proseso po nila. Baka dun muna natin pwedeng mailipat sa ating DepEd para yung SPED na kinakailangan talaga po. I think no question naman, kailangan po natin na mabalik yung pondo ng SPED. Opo. So, maaari ba natin sabihin ngayon, Congressman, na yung pong mga may advokasya sa kapakanan po ng mga batang may kapansanan at special children ay maaari na humakatulog ng mahimbing dahil assured sila na yung pangangailangan sa kanilang pondo ay maisasama na po for next year's General Appropriations Act? Sir Ted, talagang ipaglalaban po natin. Kasi Sir Ted, ano, gusto ko rin mabanggit. Kasi katulad ng huling kongreso po, kasama po tayo sa principal authors ng tinatawag na inclusive education. Inclusive education, ito po yung pag-mainstream po, pagbabalik sa regular class ng ating mga learners with disabilities. Kaya makikita po ninyo na talagang isa sa priority po na talaga natin ay no child left behind. Kasama po dyan yung learners with disabilities. So talagang hindi naman po pwede na habang hinihintay rin po natin implementing rules for ating inclusive education, ay ngayon ay mapabayaan yung ating SPED students. Opo, sige po. So, to answer my question, sir, we can sleep tightly ho knowing na ang isyung ito will be laid to rest sa deliberasyon po ng budget bago maipanik po in the Senate na assured na po itong budget for SPED? We will definitely, Sir Ted, we will really fight for it. I'm confident na mababalik po. Ay, naku, salamat po na marami. Mabuhay po kayo, Congressman. Ngayon po, nagagalak na po ang mga, may mga anak ano po at mga guro, ito nga po ang advokasya para po magpatuloy ang pag-aaral ng mga batang may kapansana. May pahabol pong katanungan po lamang si Chacha, Congressman, I hope you don't mind. Yes, Congressman. Yes po. Ito pong update dito, tungkol dito sa bagong curriculum na ilalabas di umano ng DepEd para sa kinder hanggang grade 10. Does this mean na marirepeal po yung ating K-12? Not necessarily po. Unang-una po, no, narinig ko rin po yung statement ng Department of Education na K-10 meron na po sila. Okay. Sa 11 and 12 po, sa amin naman po sa Kongreso po, no, unang-una po nagka-adjustments na po dyan. Kung maalala po niyo, last Congress ay pinasa po namin yung National Academy for Sports System. Alam niyo po, minsan kasi lost in translation rin, akala po ng marami ay nag-establish lang po tayo ng High School for Sports sa Clark. Hindi po. Kung basahin po natin ang batas, it's a sports system. Meaning po ay papayagan na po natin, gumawa tayo ng board para mapayagan po natin na yung curriculum para sa mga nasa sports track ay makapasok rin po yung mga trainers natin, so yung mga ating national athletes, trainers, para talagang sila naman po magbigay ng inspirasyon na turo. Sa creative arts po, sa arts and design po, napasa na rin po namin sa committee, amendahan na rin po namin yon. At syempre po sa tech book. Kasi ang tech book po ang problema, napakaganda po talaga ng tech book. Ang problema po sa ilalim po ng K-12 system sa ngayon, ang pagpapairal po niyan ay DepEd lang. Pero alam natin, hindi pwede yun. Kaya meron po tayong amendments po dyan na
dapat makapasok rin po dyan ang TESDA at DTI. Talagang kailangan po natin magtulungan yung iba-ibang ahensya dahil sayang po itong mga pagkakataon para sa kabataang Pilipino. Ah, okay. At least naklaro nyo po ngayon kasi yung iba nalilito kung i-repeal nga po ba yung K-12. So kung hindi po siya planong i-repeal, ano po yung gustong mangyari ng DepEd dito sa bagong curriculum na ilalabas nila for kinder up to grade 10? Ah, sa kinder to grade 10 po, no? Again, they would be in a better position. Pero ganito po yung nangyari dyan, ano? Pre-pandemic po, in-implement na po natin yung K-12 ng ating Department of Education. Sabi nga po nila, there were about 15,000 plus competencies. Ito po yung kailangan matutunan ng isang bata. Mm-hmm. Pero alam niyo naman po, pre-pandemic, wala pang pandemic po, ay nakita naman po ng DepEd na sobrang dami po nito at mabigat masyado. Meron na po sila pag-aaral ginawa. Nabawasan na po nila yan to a little more than 5,000, yung most essential learning competencies. Pero sa parte po ng Kongreso, sinasabi natin, marami pa rin po yan. Yung subjects, kailangan po natin simplehan. Kailangan po natin gawing, katulad K-3 po, simple lang po ang K-3. Ang importante lang, reading, matuto, magbasa ang bata at naintindihan nila yung binabasa nila at konting mathematics para functional literacy. Dito po, no, magkakaroon na po tayo soon enough after the budget hearing, hopefully, yung Education Summit, yung EDCOM 2. Dito po ay maririnig rin po natin yung proposals ng ating Department of Education. Pero sa parte rin po ng Kongreso, meron rin po kaming mga proposals. Meron din po, gusto rin po natin na mas streamline ng gusto para talagang K-3 po, basic po. Kailangan functional literacy lang. Reading at basic mathematics. Kailangan po talaga ma-equip natin ang bawat kabataang Pilipino na kaya po niyang tumindig sa sarili po niyang mga paa. At yan po, yung sayang yung talino ng bata eh. Kung hindi po natin ma-equip sila ng reading, I think yun po, talagang kasalanan na po natin yan. Kaya yun ang hopeful adjustment na magagawa kay K-3 pa lang. Opo, and reading and comprehension, Congressman, ano po? Correct po. Mm-hmm. That is exactly po. Kailangan reading po at naintindihan nila yung binabasa po nila. Mm-hmm. Yun lang po talaga. At basic mathematics, ano, Sir Ted? Opo, kailangan rin natin yung functional literacy. Talaga. Opo. Kasi hindi po ba nakaka-alarma ito pag-aaral na ginawa na napakarami pong mga bata ang ano ho, sa kanilang edad na 10 pababa ay hindi ho marunong magbasa, no? At hindi Sir Ted, totoo po 'yan, ano? In fact po, kung ma-notice po ninyo, last March rin po napirmahan po yung isa nating batas na isinulong yung Excellence in Education, in Teacher Education Act. Opo. Kasi naniniwala po tayo yung kalidad ng edukasyon ay talagang dependent on two factors po. Not only po yung curriculum natin for our students, but also po yung pagpapatuloy po natin ng upskilling ng ating mga teachers. Mm-hmm. Kailangan po natin masigurado po na, katulad po, computers po, pagdating po ng teknolohiya, alam po natin yung mga bata, mas magaling pa nga minsan kaysa sa akin, yung mga adults po, mas magaling pa po sila. Pero ang teacher po, kailangan natin pagpatuloy yung upskilling nila. Kaya under that law po, yung bagong batas na yon ay in-institutionalize na po natin yung NAEAP sa Baguio City, yung National Educators Academy of the Philippines, which should proceed po with programs for the upskilling of our teaching personnel all over, and both public and private po. No? Kasi minsan po, there was a time po nakalimutan natin yung complementary nature po ng public and private education eh. Talagang during the pandemic, nakita po natin importante po talaga yung pagtutulungan eh. Opo. We sincerely appreciate and ho you finding time to be with us this morning. Ito po ay napakaimportante ho na panayam para ho maintindihan lang po namin ang ginagawa po ninyo para po din sa kapakanan po ng ating mga mamamayan, particularly po ang kabataan, ano po na nasa ilalim po ng basic education stage, and of course ang mga magulang din po at mga kabataan na mga may kapansanan. Mabuhay po kayo, Congressman, and have a very good day. Thank you, Sir Ted at Ma'am Chacha. Maraming salamat po. Apo, thank you very much. Siya po ang kinatawan, Long District po ng Pasig, at siya din po ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.